Etong tinura na ito ni dating Senator Leyla de Lima, dapat talaga ay nakikita at nararamdaman ng mga kababayan natin kung anong klaseng leader ang mga katulad ni Sara Duterte. Akala niya talaga tungkol sa kanya ang lahat-lahat. Akala niya talaga yung budget hearing ay tungkol sa kanya. Akala talaga niya yung hearing sa good government and accountability ay tungkol din sa kanya. Yan. Napaka self-centered niyo po, Sara Duterte. Hindi lahat ng nangyayari sa mundong ito ay tungkol sa inyo. Ano yun? Kayo na lang po ang iisipin at focus ng maraming kababayan natin, lalo na po yung mga nasa gobyerno din, mga mambabatas at mga senators. Kayo lang ba talaga ang nag-i-exist sa mundong ito? Kayo lang ba talaga ang problema sa mundong ito, Sara Duterte? Ay baka nga kayo ang pinakamalaki na problema. Kaya ganyan din po ang pakiramdam nyo na akala mo lahat ng tao ay against sa'yo. Lahat ng tao ay kinakalaban ka. Posibleng kalabanin ang mga actions at mga ginagawa mo. Pero bottom line, hindi pa rin tungkol sa'yo ang lahat ng yan. Tungkol minsan sa mga ginagawa ng opisina mo, halimbawa ng DepEd at ng Office of the Vice President. Sana po may konting hiya kayo, pero tama sa Senator De Lima na dapat yung mga ganitong nangyayari, nakikita yan ng taong bayan. Dapat ay matandaan ng taong bayan. Dahil kung lahat tayo ay magmamaang-maangan pa rin, kung karamihan sa atin ay mananatiling baluktot ang kaisipan, abay siguradong susuporta pa rin sa mga katulad ni Sara Duterte. Yun kasi ang nakikita natin na natitirang taga-suporta ni Sara Duterte. Baluktot na ang kaisipan. Baliktad na ang kaisipan. Hindi tamang reaction. Katulad nung sa ating Vice President, Sara Duterte, na ayaw humarap ng maayos dyan sa investigasyon, sa mga inquiries na yan ng Kongreso. Ayaw humarap kasi ang rason, pamumuliti ka. Ang rason, humahanap daw lang daw ng tiyempo at mga ebidensya na pwede ngang maging ground para siya ay ma-impeach. Ganyan, impeachment case daw ang tinutumbok ng mga kongresista. Bakit? Bakit parang pinangungunahan mo? Guilty kasi? Kaya ganon? Nauuna yung pagiging defensive nyo po. Kaagad-agad dinidepensahan nyo ang sarili nyo eh. Kaagad-agad magpapapress con kayo dahil kung may lumabas nga na whistleblower na si Mercado. Anong ibig sabihin yan? Alam mo sa sarili mo, you know who you are. You know what you're doing. You know what you did last summer. You know what you're gonna do to our country. At lahat ng yan ay something na hindi mo pwedeng ipagmalaki. Kaya ganun na lang po ang naging ugali mo. Lahat ng kasamaan, ipapasa sa iba, ituturo sa iba. Pero bottom line, kayo po ang may kagagawa ng lahat ng itinuturo niyo sa ibang tao. Sara Duterte. Galit.